pagdami ng mga Chinese nationals sa Pilipinas. 100,000 ang dumarating kada taon. Yung iba, nakapagtataguyod ng kanilang buhay. Pero may ilang, tinatago ang totoong kulay. Bagamat bilyon ang halaga ng perang dinadala nila sa bansa, kinababahala ng otoridad ang pagdagsa dahil sa tensyong nagaganap sa WBS. Ilang mga ektarya ng lupa sa Pilipinas ang binibili ng mga inchik, ngunit para lang ba pagkakitaan? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pag-aari ng mga lupain ay pinaniniwala ang unang hakbang upang maitaguyod ang kapangyarihan ng Chinese Communist Party dito sa Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Lumabas sa balita noong isang taon, buwan ng Setyembre, ang pagkahuli sa sobra sa 500 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 3.6 bilyong piso. Pero hindi lamang ang sukat ng droga ang nakababahala sa raid, pati yung lugar sa Mexico, Pampanga, kung saan ito nasa kote. Napagalaman na pagmamayari ito ng isang William sa ilalim ng kumpanyang Empire 999. At ayon sa mga ulat, ang tunay na pangalan ni Ong ay Sai Kimeng. Dito mas lumalim ang nahukay na dumi ng nagpapakilalang Pilipino raw. Sa investigasyon, lumabas na marami itong kasama na namimili ng lupa sa Luzon, pero hindi sila mga Pilipino o Filipino citizens. Ang mga ito ay Chinese nationals. Halos 3 na rang titulo ang pinanghahawakan ng grupong Empire 999. Ayon sa Manila Bulletin, sinabi sa House Committee on Dangerous Drugs na meron silang mga titulo ng lupa sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, sa mga syudad ng Cavite, Tagaytay, Iloilo, pati sa Muntinlupa, Taguig, Makati, Malabon, Paranaque at kung saan-saan pa. Itinatayang bilyon-bilyon ang halaga ng mga nabibiling lupa ng grupo at ang pinanggagalingan ng pera ay hindi pa rin matuntun. Ang matindi dito ay hindi lamang ang grupo ni Ong ang nai-report na bumibili ng mga lupa sa bansa. Marami pang ibang mga Chinese citizens. Bagamat bawal sa batas na magkaroon ng lupa ang isang dayuhan, ang grupo ng Empire 999 ay nakakalusot. Paano? Ayon sa politiko, isang Chinese nationals na nagbenta ng lupa sa Pampanga ang inaresto. Ito ay may pinanghahawakang mga identifications, isang Chinese at isang Filipino. Ang masaklap ay, yung ibang lupa na binenta ng inchik ay binibili ng munisipyo gamit ang pera ng publiko. Marahil ito rin ang gawain ng ibang inchik, hawak ang mga peking dokumento upang makabili ng lupa. Kung mabubulilyaso ang operasyon, ibebenta ito sa mga LGU sa kakutsaba sa munisipyo para makaiwas sa gulo. Ayon din sa ulat, mayroong kaso sa Isabela naman na mga inchik din na umuutang ng malaking halaga sa bangko gamit ang mga peking Philippine documents, pero pagkatapos makuha ang pera, sumisibat at nawawala. Ilan sa mga kasama ni Willie Ong ay nakakapagrehistro ng kanilang negosyo sa SEC, sa DTI at sa mga lokal na munisipyo upang makabili sila ng lupa. Marami ang may hawak ng lisensya at UMID card na gamit ng mga empleyado ng gobyerno. Katulad ng nabalita noong buwan ng Mayo ngayong 2024, 4 na inchik ang hinuli dahil sa pinaghihinalaang nakakakuha ang mga ito ng government ID sa Palawan City. Gamit ay mga peking papeles. May ilang problema ang pagbili ng mga inchik sa lupa ng Pilipinas. Una ay ang pagtaas ng presyo ng real estate. Pangalawa, aapekto ito sa presyo ng iba pang bilihin. Pero kung akala mo na presyo lamang ang maaapektuhan, diyan ka nagkakamali. Joining me right now to talk more about the threat of communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He's author of The Coming Collapse of China as
Sinabi sa Philippine News Agency noong lang buwan ng Marso na ang mga Inchik ang nangunguna sa bilang ng mga dayuhan dito sa bansa. Halos 50,000 Chinese nationals na ang nakarehistro ngayong lang taong 2024. Sumunod ay mga Indiano, mga Vietnamese, Amerikano at mga Taiwanese. Kung hindi alam ng iba, bawal sa bansang China na magkalupa ang taong bayan dahil lahat ng lupa ay pagmamayari ng komunistang pamahalaan. Mukhang sa Pilipinas nila gagawin ang hindi nila magawa doon. Kaya nila ito sa Pilipinas dahil siguro pamilyar na sila sa korupsyon sa bansa. Suhol dito, suhol doon, lagay dito, lagay doon sa mga korap na politiko upang makakuha ng mga peking dokumento at makabili ng lupain. Napakaraming issue ang lumalabas dahil sa mga ilegal na operasyong nakatago sa likod ng mga pogo hubs, katulad ng paglaganap ng droga, cybercrime at iba pang krimen kasama rin ang money laundering, online scamming at human trafficking. Mga masasamang gawain na nasaksihan sa Baofu compound ng Bamban, Tarlac. Pero may mas malaki pang problema ang haharapin ang bayan na may kaugnayan sa mga lupaing binibili ng mga Inchik. Sa maniwala ka o sa hindi, nasa konstitusyon ng China na lahat ng Chinese nationals sa loob o sa labas ng kanilang bansa ay may obligasyong tumulong sa gawaing espionage ng partido. Ibig sabihin, kontrolado ng CCP ang lupa ng mga Inchik dito sa Pilipinas. Sasakupin ba tayo ng China? Marami sa Pilipinas ang hindi nakakaunawa sa napakahalagang papel ng mga komunista sa buhay ng kanilang mamamayan. Base sa tinaguriang Intelligence Law sa China, sinabi ng China Law Translate na sa 7th artikulo ng batas, nakasaad o nakastipulate na lahat ng organisasyon at lahat ng citizens ng bansa o mga Chinese nationals shall support, assist, and cooperate with national intelligence efforts o dapat sumuporta at makipagtulungan sa gawaing may kinalaman sa intelligence o sa espionage. Ito ay nakasaad din sa ibang batas katulad ng People's Police Law, Counter-Terrorism Law at iba pa. Sa madaling sabi, kung uutusan ng CCP na mag-espya ang lahat ng Chinese nationals, wala silang pagpipilian. Nangangahulugan lamang na ang bawat isang Chinese citizens na nandito sa bansa ay potentially pwedeng gamitin ng kanilang gobyerno na mag-espya dito sa atin. Gaano naman kaya karami ang mga Chinese nationals sa Pilipinas? Sinabi sa Philippine Association for Chinese Studies na mula noong taong 2016 hanggang 2018, nai-report ng Bureau of Immigration na sobra sa 3 milyong mga Chinese nationals ang dumagsa sa Pilipinas at 2.4 million ang mula sa mainland China. Mantsakin mo, 3 milyong Inchik na pwedeng gawing espiya ng CCP. Para saan? E ano pa, para makakuha ng mga maselang impormasyon na makakatulong sa kanilang adhikain na mapasakamay ang buong West Philippine Sea. Ito ang dapat na pag-isipan sa Pilipinas na dahil sa kontrolado ng mga komunista ang mga Chinese nationals, ibig sabihin lang na pwede nilang kontrolin ang mga lupang nabili ng mga Inchik. Hindi mo ba napapansin na sa mga pogo hubs katulad ng sa Bamban ay may government hacking o cyber espionage na nagaganap? Hindi lamang yan. Taong 2019 inulat na ilang mga pogo hubs ay malapit sa mga military installations sa bansa. Tapos, yung mga kalalakihang pasok-labas ng gusali ay hindi mukhang ordinaryong trabahador. Marami ay tila mga militar. Inulat din ito noong taong 2020 na sinisiyasat ng DILG yung 3,000 tila sundalo ng China na nagtatrabaho sa mga pogo. Kumbaga, worst comes to shove, nakapwesto na ang kanilang mga pyesa. Totoo na mahirap patunayan ng mga sundalo ng PLA ang mga nasa pogo hubs.
Pero hindi may pagkakaila na sa anumang oras ang ilang milyong mga Chinese citizens na nandito na sa loob ng Pilipinas, sundalo man o hindi, ay pwedeng maging asset ng partido at maaaring utusang magsagawa ng espionage laban sa atin. Marami ang nagsasabi na pwedeng gamiting base ng operasyon ang mga nagkalat na lupaing binili nila, na yung iba ay malapit sa militar. Biruin mo kung lalala ang nagaganap sa West Philippine Sea at nadedehado ang China sa agawan. Sigurado magsasagawa ito ng mga hakbang upang isabotahe ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Siyempre kung ang isa ay desperado, kapit ito sa patalim. Hindi na iiba ang Communist Party ng China sa mga pamahalaang gahaman sa kapangyarihan at hindi na makontento sa kanilang sariling lupain. Nagbabalak pa ito ng masama sa kanilang kapitbahay. Upang mapanatili ang pabor na status quo sa West Philippine Sea, kailangan nilang kumilos. Marahil ay nakikinita ng mga komunista na palakas ng palakas ang alyansa laban sa kanila habang sila ay pahina ng pahina dahil sa mabagal na ekonomiya. At ang huling baraha marahil ay gamitin ng mga lupaing nabili dito sa bansa bilang base ng mga potential assets upang masiguro ang pagsabotahe sa Pilipinas. Siguro nga may punto yung mga nagsasabi na hindi tayo sasakupin ng China. Hindi na kailangan dahil nandito na sila sa loob. Anong aral ang mapupulot dito? Maraming issue ang lumalabas dahil sa mga kadudadudang gawaing nagaganap sa mga POGO hubs. Mula sa mga empleyado na pinaghihinala ang sundalo ng PLA, mga biniling lupaing pwedeng gamitin sa mga pagsabotahe at ang intelligence law na dapat sundin ng bawat isang Chinese nationals. Pero ang talagang issue dito ay teritoryo at soberenya ng Pilipinas. Kaya dapat lang na ipaglaban ng mga Pilipino ang kanilang lupain at ipakita sa sinumang dayuhan na kahit kailan ay hindi tayo pasisiil. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.